dito, ano kayong ginagawa dito? So, kaya ako nag-decide dito pumunta kasi nabasa ko sa Facebook around 2 weeks ago at ayun, na open daw to, pero siyempre hindi yung sayat na wag muna. Morning guys, Blind Spot Dodger here, and unang-una sa lahat, welcome to my vlog. So, ito yung first vlog ko, and ngayon, pupunta tayo ng TRP or Tarlac Recreational Park. So, time check 10:06 AM, so medyo tinanghali na tayo kasi ang tunay na purpose ng pagpunta ko ngayon sa Tarlac City is may bibilin lang akong mahalaga. And then, after that, saglit tayong dadaan sa TRP. So, tingnan natin. Balita ko, bukas na yon. At, siyempre, ini-implement pa rin yung social distancing. So, daan lang tayo doon and uwi na rin tayo agad. Guys, nasa Mayan na tayo ngayon, Balingkanaway. Okay, so pagas lang muna ako dito saglit. Okay, so 2 bar. So kayang-kaya pa naman to papunta tsaka pabalik. Pero pagas na rin tayo. And then diretso na tayo dun sa mall kung saan tayo bibili. And after that, punta na tayo ng TRP. May tao. Okay, so may tao kaya? Full tank po. Sige po. Tingi po. Nice, BMW. So guys, no, yung panahon ngayon. So, may araw, pero hindi ganong mainit. So, meron mga konting ulap. So, nito mga nakarang araw kasi, nung mga nakarang araw, tumuulan. So, maganda-ganda tong panahon ngayon. Maganda yung weekend natin. Kanina pa, mga alas 8:30. Tapos na akong maligo. Ready na akong umalis. Kaso di naman tayo makaalis kasi yung priority nga natin na bibili natin sa mall eh magbubukas pa yun ng alas 10 ng umaga. So kapag agad tayong umalis, ang tendency is maghihintay lang din tayo sa labas or iikot-ikot lang tayo doon. Okay, so meron natin nga dito checkpoint kung hindi ako nagkakamali. Thank you.
Okay, so guys, medyo malapit na tayo, no? Tanaw ko na yung mall. So punta tayo ngayon sa Metro Town Mall, Tarlac. So may bibili lang tayo sa second floor, and then after that punta na tayo sa TRP. Okay. Okay, so guys, park muna tayo, and then bilhin ko lang yung kailangan nating bilhin dun sa loob. And then pagkatapos, okay, so balikan ko na kayo and punta na tayo ng TRP. So nice, konti lang yung mga nakaparada. Hindi tayo may hirapang mag-alis mamaya ng motor natin. So, dito lang tayo pumarada. Okay, so guys, tapos ko nang bilhin yung kailangan natin sa loob ng mall. So, nakapag-base na rin ulit ako, nakapag-prepare na, gloves na lang yung kulang. So, alcohol muna. So, siyempre, mahirap nang mahawahan ng virus. Mahirap na magkaroon ng virus. So, palagi tayo may dalang alcohol. So, okay, so napalitan ko na rin pala yung nito, baterya nito. So ito yung binili natin, and nag-charge yung battery habang nasa biyahe tayo. Okay, so make sure lang natin na sarado, kasi mahirap naman na kumalat lahat ng gamit natin sa daan. Okay, so tara na. Boss? Ay, yung crash guard, boss. Sa ano? In order ko siya eh. Ay, Shopee? Hindi, ano? Sa Tiga Makati. Ay, Tiga Makati. Oo. Sec yung brand. Wala, kasi ako lang ganito dito mismo. Sa Tarlac, wala ka nagbebenta pala. Oo, oh, boss. Kasi ano, madalang lang yung nagbebenta. Wala ka to. Sige po, thank you po. Okay, so meron tayong kaklik doon, guys. So, tinatanong niya kung saan ko na nabili yung crash guard. So, nabili ko ito last year pa. Sa Makati, sinadya ko pa, kinita ko pa sa Cubao. So, gaano kahalaga yung crash guard? So, minsan ang nasagi sa parking or naatrasan ng L300, itong motor natin sa parking, ang naging damage lang is gasgas sa crash guard. Konting gasgas sa heat guard, and then sa likuran ang nagasgas is yung ano natin, top back. So yun lang, so malaking tulong dun pa lang. Sabi nga, bayad na yung pinambili mo sa crash guard mo. Kasi kung wala yun, sigurado gasgas yung fairing natin sa harap, at mas masakit pa kapag yung tinamaan is yung lens. So medyo mahal yan, nasa 2515 kung di ako nagkakamali. Okay, so ngayon guys, exit na tayo, punta na tayo ng TRP. So, nakapunta na ako doon ilang beses na. Kaso, gabi. Gabi tayo dumadaan doon. So, alam ko yung daan pero hindi. Atras, magpapark pala, kala ko lalabas. So, alam natin yung daan doon pero gabi tayo pumupunta. And ayoko naman na maligaw tayo, kaya gamit na tayo ng Google Map para makarating na tayo dun agad. Kasi hassle din naman kapag paikot-ikot pa tayo. Okay, so hintayin lang natin sila kuya papark, and then punta na tayo sa TRP. So Google Map natin, hindi pa hinahanap pa niya yung ruta, kasi tingin ko andito tayo sa underground ng mall. So baka medyo mahina yung signal dito. So ayusin lang muna natin itong isang knee guard natin. Oh, mataas din yun ah. Okay, so let's go, TRP na tayo. Oo nga pala, since first vlog ko to, papaliwanag ko na rin kung bakit Blind Spot Dodger yung napili natin na pangalan. So alam naman natin,
maraming mga naaaksidente, hindi lang mga nakamotor, pati na rin mga nakabike, nakabisikleta, pati mo na rin mga ibang sasakyan. Kasi kadalasan dumidikit sila sa mga blind spot ng mga sasakyan, malalaking sasakyan. So ako naman, iwasan natin yung ganun. Kasi ano ba naman yung mas mapapadali tayo ng pagpunta sa gusto nating puntahan kung makasingit tayo sa ganun. Pero ilang segundo lang yun. Ano ba naman yung ilang segundo kapalit ng isinasaalang-alang natin yung buhay natin? So dapat alamin din natin kung saan yung mga blind spot ng mga sasakyan, especially ng mga truck, mga malalaking sasakyan. Okay, so eto, nandito na tayo sa labas. Gumana na rin yung Google Map natin. So taasan lang natin yung brightness. Okay. So hindi na muna titingnan yung Google Map, kasi pag malapit na tayo dun sa daan papasok sa papuntang San Jose, doon ko na lang titingnan para sigurado. Okay, so tara na guys. Ang lalim naman ito. Ano kayong ginagawa dito? So may checkpoint tata dito. So kung may checkpoint guys, so kahit di tayo parahin, kahit taas man lang natin yung visor natin. Okay, so pagdating dito, pinakapalatandaan natin yung 7-Eleven. So turn left tayo dyan. 7-Eleven sa kaliwa, and then sa kanan is merong KKK Turbo na gasoline station. Okay, so may mga sasakyan. So di natin alam kung pupunta rin sa TRP itong mga to. Nakakamiss bumalik dito sa TRP, kahit na dati is puro gabi kami pupunta. Nakakamiss yung ganito. Nakakamiss mataw nung paminsan-minsan. Siyempre di naman natin magagawa sa mga barangay-barangay natin to. Sobrang dalang lang nating makalabas. Sinasabay-sabay lang natin to. Kung meron tayong kailangang puntahan, kung meron magandang bisitahin na malapit doon, sinasabay lang natin. Okay, so alam ko medyo malapit na tayo, pero according kay Google Map, 5.1 kilometer pa. So nga pala guys, sa TRP, sa pagkakaalam ko, ang entrance is free. Pero may mga activities doon. And for example is meron doon kayaking, bike, ATV, yun yung may mga bayad. Pero yung entrance, libre. And
TRP nga pala, Tarlac Recreational Park. Okay, so medyo malaki rin ang TRP guys ha. So sa pagkakaalam ko, 74 hectares. So malaki-laki rin yun. So maraming tayong pwedeng gawing activity doon. Pero siyempre, hindi pa pwede ngayon. So lockdown tayo, bawal yung mga public gathering. So open ang TRP pero hindi ako sure. Pero mukhang yung mga activities is sarado pa yung mga yun. So yung TRP ang pupuntahan natin doon. Titingnan lang natin yung lugar. Nakakamiss din kasi bumalik sa mga lugar na napupuntahan natin dati nung wala pang lockdown. Pwede natin puntahan kahit anong oras dati. Okay, so maganda yung panahon ngayon guys ha. So makulimlim pero maaraw. At mukhang hindi naman matutuloy na umulan. Nasa San Juan de Valdez na tayo. So diretso pa to. Patawan lang natin ng bagya. Oops, may mga konting buhangin, ingat. So kaya ako nag-decide dito pumunta kasi nabasa ko sa Facebook around 2 weeks ago at ayun na open daw to, pero siyempre hinihikayat na wag muna, and yung mga public gathering is wag muna. So dito na tayo. So no face mask, no entry. Ay, login po. Sige po. Thank you po. Okay, so guys, pagpapasok tayo dito, no, logbook muna tayo. Okay, so phone number 15. Pero parang ilang page na ata, panglima na ata tayo. Extension na kayo sa sulat ko, ha. So, kailangan ng name, age, sex, address, nationality, contact number, importante, tsaka signature. Okay na po. Thank you po. So, okay na guys. Punta na tayo dun. Tara na guys, nakakamiss. Ngayon lang ako napunta dito ng umaga. So, madalas, alas 5, alas 6 kami pupunta dito. So, andito kami hanggat di kami pinapalabas actually, hanggat hindi magsasarado. Dito kami. Picnic dati nung wala pang COVID. So maraming nabago talaga 'yung COVID. So mag-quick sightseeing muna tayo nung nakamotor. And then after that, parada tayo. Tingnan natin. So si Kuya doon nag-golf. Well maintained na kahit may COVID, nasa pandemic tayo, malinis. So ikot-ikot muna tayo guys bago tayo bababa sa motor. So ito 'yung oval. So linis ng oval, ha. Nice. Okay, so itong building na to, hindi ko lang sure kung ano to, pero doon nakalagay is registration and information. So baka pwede tayo magtanong doon. Then ito yung oval. May court dito. Okay. So punta tayo dyan mamaya. No parking. So ikot-ikot muna tayo. So may mga parking area pero walang nakapark na sasakyan. Hanap tayo ng parking natin na may mga katabi naman tayo, mga sasakyan, motor, mga ganun. So, trivia pala guys ha, dito ginanap yung 2010 palarong pambansa. So kung papansin nyo, maganda yung mga facilities dito. Meron pa nga dito ang Olympic size swimming pool. Okay, so not sure if pwedeng pumasok dito guys ha. Ikot lang tayo. So Tarlac Circuit Hill. Saan kaya banda yung Olympic size swimming pool? Ay, tinatanong si Kuya. Balik tayo. Sir, saan po banda yung swimming pool? Ay, doon. Diretso lang yun. Diretso lang po dito? Pwede naman pong tumingin lang dun, no? Sige po. Thank you po. Thank you po. Okay, so dito daw.
So di natin nakita kanina, baka kailangan pa nating dumiretso doon. Kamis. So daming mga baka dito ngayon ah. Ang mga ibon din. Ang tawag sa amin dito diyan, tagak eh. So, so pa-picture tayo dyan mamaya. Sabi ni Kuya, diretso daw tayo dito. So, wala namang nagbabawal. Ah, ito. Ito yung Olympic size swimming pool. So, yan. So, ito guys ha. Meron ditong parang tumat. Dawa. Ito, tama. Dito may mga kayaking. So, ito yung mga ginagamit. So, and then ayun yung mga pool. So, meron ding mga slides. Ayan, mga siso. Siso ba yun? Mga swing. So, pwede maglaro yung mga bata. So, maraming activity dito guys. Ayan, kayaking. Merong Olympic size swimming pool. Merong ATV. And merong racetrack ba dun? Tarlac Circuit Hill. Kung di ako nagkakamali ha. Okay, so maraming pwedeng puntahan dito. Pero siyempre, after pandemic natin puntahan yun. So, ano pa kayo makikita doon? So, punta tayo doon guys. Ah, so dito kami nagpupunta. Itong part na hindi pa. Kuwa, dito kami nagpupunta that last time. O, dito. Kasi dito kami sa likod dito. Sinakit ko pa yung motor doon. So, sa kabilang da. So, ikutin lang natin to. Tingnan lang natin kung ano pa yung mayroon makikita dito. Oops, medyo rough road. Sige lang, sa baba tayong konti. Para in case na medyo dumulas, eh, maitutukod natin yung paa natin. So, tingnan lang natin kung ano yung nandito. Malay natin, may magandang daan pala dito. Or magandang sasalubong sa atin. So, check lang natin. Wala namang mawawala. Kung di natin subukan, nandito na rin tayo. Sulit-sulitin na natin. Okay, so pagpunta natin dito. Okay, so parang daan na siya. Hindi ko alam kung saan yung daan, pero may part pa rin dito na pwede maglaro ng golf. So after pandemic, balik tayo dito. Kasama yung family natin. And mga friends, mga kaibigan natin. Kasama na natin babalik dito. At hindi lang tayo iikot-ikot dito. Hindi lang natin titingnan. Hindi lang tayo masasabik na masubukan yung mga activities dito. Kasi gagawin talaga natin, which is after pandemic. So balik tayo dun sa umpisa guys. Parada tayo. So ito, parada muna tayo guys. And puntahan natin isa-isa yung mga yan. Yung mga activities na pwede natin gawin dito. Puntahan natin ng malapitan. Okay, so palit lang ako saglit ng baterya. Tsaka tanggalin ko lang yung mga safety gears ko. What's up guys, ano? So, gusto ko unang puntahan is yung oval. Tambay tayo dun. So guys, di ko alam kung rinig nyo ako ha. Kasi yung mic na ginagamit natin is nakalagay sa helmet. So, tinanggal ko tong action cam natin. Kasi medyo mainit naman. Maglalakad pa tayo diretso doon nung naka-helmet. So, di ko alam kung rinig nyo ako nung maayos kasi built-in microphone na lang yung gamit natin ngayon. Compare kanina sa biyahe, may naksaksak tayong microphone sa may helmet natin. Okay, so napakalawak. So, napakatahimik dito, no? Gusto mag-unwind. Kasi ito sa mga marirecommend nating lugar. At kung may mga kasama kayo, mas marirecommend ko na after lockdown na lang para mas safe. Okay, so tingnan nyo naman. Napakaganda. Napakaganda rin ang panahon ngayon. Okay, so guys, ano, kain muna tayo. So, nagbawin na ako dito. Ito, Hansel and Mineral. So, di ko alam kasi kung may bukas tindahan dito eh, pero mukhang wala. Pero kahit may bukas, mas gusto kong magbawin na lang. Para siyempre iwas, mas malesa natin yung ano,
chance na makisalamuha tayo sa ibang tao. Okay, so guys, kain muna ako ah. So after kong kumain, puntahan natin mga ibang lugar. So pupuntahan pa natin yung circuit, kung yung playground ng mga bata. Try natin makalapit sa pool kung pwede. So guys, ano, hanggang dito lang muna siguro tayo ngayong araw. So kung nagustuhan niyo yung ginawa kong video or yung vlog natin, so like, share, subscribe. Hanggang sa muli. Dyan, Pat Dodger, signing out.